Hello everyone! Ako'y andito ulit. Kumusta po kayong lahat? Tapos na si Mami nakapagligo. Kailangan ko pong sundin sila kambal kasi po, wag na magpo kasi parang nakakainis yung palaging po. So, kailangan kong sundin sila kambal kasi is, may klase ako mamaya. Na ng klase kahapon pa. Yung mangyayari ngayon is sunduin ko sila ng early tapos magluto na ako ng dinner namin. Alas 5 yung klase ko mag-start. So, i-check ko muna. Alexa? Alexa? Ano nangyari kay Alexa? Ba't sa naging growth? Alexa, base pit is is. Ayan. No, ayan, so okay na si Alexa. Umuki na siya. So yan, sabi ko nga sa inyo is may klase ako mamaya. Nag-start na kahapon pa. Tapos medyo yung utak ko ngayon gumagana po. Gumagana siya na naninibago ako kasi syempre it's everything new sa akin. Kailangan ko mag-adjust. Ang dami kong responsibility ngayon na ginagawa. Of course, nagtatrabaho. Kanina gising ako, alas 5 pa lang. Kasi alas 7, duty na ako. Tapos sila kambal, kailangan asikasuhin. Pero yung klase ko is twice a week lang naman. So, medyo makaka-adjust tayo. Pero, syempre, mahirap ngayon kasi yung ano ko, yung sa trabaho ko, hindi pa siya na-adjust. Pero, starting next month or sa October, mag-iiba lahat. Kaya, kinausap ko na yung shift ko. Kailangan ko yung papel. Kailangan sana matulungan ako mamaya magawa ng sulat. Kailangan ko pong gumawa ng sulat para sa bago kong trabaho. I mean, disimpamin trabaho, nabawasan lang yung oras ko. So, kailangan. Sundin na natin sila kambal. So, ayan na sila kambal. Sinundo ko na ang super init ng panahon. Kaya naligo ulit ako. Ayan sila, sabi ko sa kanila maligo sila kasi panghi-panghi. You are ano, huy. Ako ay nagbabalik. Ma beautiful people, si Mami is ready na. Ano naman? Another day po. I think this is another day. Kumusta na po kayo? Kumusta na kayong lahat? This is another day of my vlog or a new vlog or a continuation vlog kasi Sige lang ako mag-record tapos hindi ko pala na-edit lahat. So, now I'm ready kasi I'm going po to alis po kami. Alis kami nila kambal, going to city. I need to buy something po. Kailangan kong bumili ng libro ko. Meron akong nakalimutan na dapat bilhin para sa mga anak ko. Post natin. Yellow. Yellow, Dino, Cypher, naglilista ako, book, libro, naglilista ako ng mga kailangan kong bilhin, jacket, box, lunchbox, fresh kiss kasi mag-grocery kami, diretso, tapos cornflakes. Ayan. Ito yung kailangan kong bilhin mamaya. So, i-ano natin to para hindi makalimutan. Hintay na namin yung train namin na dumating. Mainit, as in mainit ngayon. I think 30 degrees. Magbuti naman. Kaya naligo ako muna. So, madali lang to. Sablitin na natin. Akala ko kasi darating na yung train namin. Kaya minadali ko yung mga anak ko. Pero darating yung train ko in, I think 9 minutes pa naman, so okay lang. Mayroon nagtanong sa akin, gusto ko lang sagutin kung ano yung pinag-aralan ko. Sa mga bago kong subscriber, isa po akong nanay na may dalawang anak. Of course, pakisubaybay din po yung mga video ko dati. At hibali ako sa dati kong asawa 2 years ago, tapos almost 4 years na din kaming hindi nagsama, I mean naghiwalay, tapos na divorce na ako just magto 2 years na, so last year lang, so magto 2 years na soon.
So ako ngayon nag-aaral, ay nagtatrabaho sa isang home for the age, sa mga matatanda. So paano ako nakapasok doon? Nag-aral ako sa mga bago sa Germany. You have the chance na mag-aral. Sa case ko, kasi nga nung nag-aral ako, nung nahiwalay ako sa ex ko, so yung nangyari is pumunta ako sa job center. So Ageto for Arbeit sa atin is yung parang sila yung tutulong sa mga nawalan ng trabaho, naghahanap ng trabaho. So pumunta ako doon at nagsabi ako na I need a job, I need a school, so kung pwede ako mag-aral. So nag-Biter Bildung ako sa mga bago. Nag 1 year po ako sa Biter Bildung. Tapos caregiver yung inaral ko sa 1 year na yun. Supported of course from the government, kasi that time privilege ko as tinanggal sa trabaho is magkaroon ka ng chance na may marireceive ka kasi tinanggal ka sa trabaho, tapos may chance ka makapag-aral. So nakapag-aral ako yung 1 year yung Biter Bildung. So Pligi assistant yung pangalan, tapos isa is Bitro yung, tapos meron pang isang Versha, pero sabi ko nga isa caregiver. So yun, natapos ko siya, and then sa ngayon I'm working na nasa ano na ako, nasa Pligi, nasa home ako sa mga matatanda. So I love the job, nag-enjoy ako sa trabaho ko, pero I still have may mga plano po tayo sa ating buhay. Of course, may gusto ko pa din na ibahin pa din yung inog ng mundo. I mean, yung mga gusto natin sa buhay. So, yung nangyari is, again, ngayon nag-aaral ako. Nag-aaral na naman ako ngayon sa German muna. Kasi kailangan ko mag-take ng exam. Suppose, actually, tapos na ako lahat. Pero I need one more exam para ma-qualify na naman ako sa next na pag-aaral, which is yung Ausbildung, which is 2 years and 3 years yung mangyayari. So another po yung aaralin natin, pero hindi na rin dun sa caregiving, kung hindi sa mga specialization po siya sa mga diabetic. So it's another job, special siya na job sa mga diabetic. So yun ang mangyayari. So pwede pa din ako magtrabaho sa home, pero hindi na doon nakabase, kung hindi ibang parang department. So hindi na direct sa home ako, kumbaga pwede po ako maging self-employed sa aaralin ko ngayon, which is 3 fac po, tatlo yung pag-aaralan ko. So yun nga, sa mga paa, which is paa is sa mga may karamdaman sa diabetes, plus cosmetic, and the other one is yung sa physio sa paa din. So since may indus na sa cosmetic sila company, kaya gusto kong tutunan tulad, kasi in the future po yun ang pang yun ang plan ko, plan namin po. So ayan, so yun, sa mga gustong magkaroon ng ideya, pumunta kayo ng Ageto for Arbeit kung saan kayo nakabase. Pwede kayo magtanong doon at sabihin nyo na I need a job, kailangan kong trabaho, kailangan ko ng pag-aaral. Pwede po yun, it's free, government po yung tutulong sa inyo. So it's a privilege, kaya habang may opportunity, habang may pag-asa, habang may chance, grab the opportunity po. Huwag mahiya, pumunta kayo doon, huwag maghiya. Ako na walang hiya talaga ako kasi kailangan, kung hindi walang mangyayari, kasi wala na yung tatay ng mga anak ko, syempre hiwalay. Kailangan mong magsariling sikap para suportahan yung dalawa kong anak. So yun nga po, so for those information po, yun ang ginawa ko. Nasa city na kami, si Max doon, naantok na yung mga anak ko. Pati ako, inaantok na ako. Pero kailangan namin pumunta ng city. Dito is Sally. Hello. Dito ni Hihen. Kami to this. Yeah, he knows.
So Max here? Yeah. Sige, you put here inside. Andito ako ngayon sa isang bookstore para bumili ng aking kailangan na libro. Kung ano ba yung dapat kong kunin. Pero I think this is it. Check natin ulit. Kami sa isang store. Bakit kailangan namin bumili ng jacket ng anak ko. Yan, nakabili na ako ng jacket nila pang bus. Kasi nawala na naman yung jacket nila. So ngayon pupunta kami sa Mundo kasi meron pa kami kailangan bilhin na hindi ko nabili. Sige. Alles gut, Alex? Mami, guck mal wieder dreimal Gott. So, wo ist denn Appetit? Hui, nicht alles nehmen, noch nicht. Du musst erst mal alles schaffen, Elke. Du hast nur nicht, guck mal. Du hast 1, 2, 3, 4, Appetit. Guck mal, die Alexander hat 4 Fehler. Was muss mal essen, Alex? Davor, nehm. Erst mal den Ente bitte essen. You're not anymore hungry, Max? Okay, then we wait for our train. Si Mami, busog na po. So we check what time is our train? Paano, Max, it's Rupen and Thorsten. Station eins, zwei, drei, ne? Gut. Kannst du das noch bitte? Nein.
Binabati ko po si Just the Philippines Ball from Quezon City. Shout out sa lahat ng mga taga-Bukin doon. Maayong buntag ka ninyong tanan. Of course, Ma'am Teresita Escupiti mo open nga aga di Daha Burunggan. Shout out from Ma'am Bilma Mendoza. Of course, sa mga taga-Taiwan. Magandang umaga sa inyong lahat. And welcome, Ma'am Lydia Lee, to my channel. Welcome to my channel sa lahat po ng mga bago kong subscriber. Welcome po. At sana po panoorin niyo pa yung mga vlog. Follow me, golden. Oh.